Hi guys! For today's videos, gagawa po tayo ngayon ng empanada. Ito po yung aming kinabubuhay sa araw-araw. Ito po yung binigay sa amin ni Lord na pangkabuhayan. At meron din po sa ating Romero request nito. Peace, ito na yung inaabangan mo. Kaya, abangan mo. Manonood ka. Ayan nga po, inahalo ko na po. Hindi ko na po pinakita sa inyo yung mga ingredients. Siyempre, exclusive yun. Ayan po, ilalagay ko na po yung harina. At eto na po siya. Haluin ko na po siya. Dahan-dahan lang po. At maliit lang po yung aking masahan. Di pa po kasi ako nakakabili ng malaki. Saka na po, pag sumasahod na po ako. Wow! Eto na po siya, malapit na nga po siya, pero kailangan pa po siyang masahin ng masahin para gumanda ang kanyang tekstura. Kailangan po natin siyang masahin ng pinong-pino. At ayan nga po, ginagawa ko po siyang punching bag para mas lalo pong lumambot ang kanyang pagkatinapay. Sa mga nanonood po dyan, pwede na po kayo magpa-reserve ng order. May promo po ako ngayon, 100 for 7 pieces. Siyempre, may shipping fee yun pag medyo malayo-layo kayo. At saka nga pala, tuwing Miyerkules at Sabado, nasa palengke din ako sa Indang. Makikita nyo ako doon, nag-iikot-ikot. Binabagsakan ko nga pala doon yung mga tindera ng gulay. Tindero ng gulay, tindera ng isda, tindero ng isda. Basta lahat ng mga tindero doon at tindera. Lilinisin ko muna itong lamesa para sa gagayatin nating mga ingredients. At ayan nga po, okay cheese at holiday cheese dog putlongs. Baka naman, okay cheese at holiday putlongs. At ayan nga po, tinatamad po akong maggayat. De, joke lang, para pumabilis tayo. Ayan po, pinapatakbo ko na po yung motor ng ating gilingan. Ito na nga po. Ito na po yung ating cheese. Wow! Diba, napakalupit. Sa Facebook nyo lang po makikita yan. At ito, hulmayin ko na nga po yung ating empanada. Yan lang po ang tamang pagpaplat ng ating dough. Kailangan po may pagmamahal. At ayan po yung ating holiday footlong na ating giniling. At lalagyan na po natin yung cheese. Ayan po, simpleng-simple lang po ang paggawa ng aking empanada. Pero po siya yung maproseso. At tignan nyo nga po ang aking ulo. Ay, sa Facebook ko lang nagagawa yung ganong kalupit na magic eh. Talaga naman eh. Ayan nga po. Ito na po yung ating finished product na empanada. At eto na po siya. Ready to cook na po siya. Ayan na po ang ating mga finished product na empanada. Ngayon po ilalagay po natin siya sa ating wrap para bukas po natin siya lulutuin sa aking pagtitinda sa palengke. Marami pong salamat sa inyong pananood. Huwag po kayong magsawang manood. Paki-follow, like, and share na rin po. Thank you. God bless.